Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Alam mo, paring Jade, pakita ko lang yung record mo habang sinasabi ko itong gusto ko sabihin. Isa ka sa boxing prospect ng Pinas. Actually, sa Sandman, parang ang dami nyo na paangat sa boxing. Maganda yung mga record at pasikat. Sa tingin mo, bakit ang dami ngayong mga Sandman fighters na medyo maganda yung profile at paangat? Manager namin, si Busing. Laging nagpo-promote sa Jinsan, tapos mabilis niya mapapunta sa abroad, mahanapan ng mga magandang event, big event. Mm-hmm. Marami na rin siyang kilala kasi sa labas, kaya ganun. Mabilis niya mapapunta sa abroad yung mga boxer niya. Kumbaga, connection. Marami ng connection si boss. So, ito nga, yung mga kasamaan mo, si Raymard Gabalio, pare, si Vincent Moralde, sina Mike Lyon niya, nag-training sa Miami, nagte-training pa ngayon yung iba ngayon eh. Nakapag-training ka na rin ba doon sa pinagte-trainingan nila doon sa Miami? Sa Miami po, sir, hindi po. Ah, okay. So, saan ka nagte-training sa Amerika nung laban mo? Doon po sa Wildcard, sir. Doon sa si Coach Rodel Mayor nag-insayo sa akin doon, saka si Coach Stanley. Ah, oo, nakausap ko yan si Rodel Mayol, na banggit ka nga niya na isa sa boksingero na tinitraining niya. So, ayos naman pala. Itong sa Wildcard, ito yung same na gym na pinagtitrainingan din na pag-aari ni Freddie Roach. Ang dami mga magagandang pangalan na sa Sandman ngayon. Ang galing maghanap ng manager mo. Ikaw, pare, paano ka ba na-discover? At nag-amateur ka ba? Opo, sir, matagal din po ako sa amateur. Nag-national team din po ako, 2 taon na. Yun nga, dyan nga pala, kakakwento mo lang kanina na dyan mo na yung misis sa national team. Oo. Nung nag-national team ka sa Maynila. So, 2 taon ka nag-national team. Parang may nakita akong picture mo sa Facebook, kasama mo sina Yumir Marshall, Eugene Lagos. Kasi nandito ka, di ba? Yes, sir. Sabay kami na Marshall naglaban sa Armenia. Madaming beses sa Malaysia, nagsabay din. Ah, okay. Ngayon, ito si Yumir Marshall, medyo magsisimula na ng kanyang pro career. Kilala mo pala ito mismo. Pero anong division nyo nung lumalaban kayo nun? Anong division nyo nun? Parang payat si Yumir nun eh. 60 kilos ba nun? Tapos umakyat siya ng 62. As an amateur, pare, ano yung pinaka, sa tingin mong highlight ng career mo as an amateur? Siguro nung naging national team ako, nung nanalo ako sa mga laban ko sa abroad. Malaking experience din kasi pagdating mo sa pro, ma-adapt mo sa pro. Mm. Okay. So, question lang kasi sa amateur, meron ka bang napanalunan ng mga tournament na nakuha nung amateur ka? Saan, pare? Sa World Youth Championship sa Yerevan, Armenia. Ako doon, bronze. Nung 2013, nag-gold ako dito sa Subic, Asian Youth Confederation. Ako doon. Ayos. Gold, sa Malaysia. 2 beses sa Malaysia. Gold tsaka bronze ang nakuha ko doon. Mm, okay. Tsaka syempre, dyan mo rin nakuha yung asawa mo. So, gold din yun. Gold din. Ikwento mo sa amin paano yung transition mo from amateur to pro. Paano mo na decision na ay, magpo-pro na ako? Nung 2014, doon ako nag-umpisa mag-pro kasi... Nauna yung kambal, may kambal kasi ako sa CG. Nauna siya mag-pro noong 2012, nag-pro na siya. Tapos, nakita ko na pag may laban sa lagi akong nanonood. Tapos, okay. Doon ako na gustong-gusto ko na rin mag-pro. Noon, umalis ako sa national team, nag-professional din ako. Teka, may kambal ka? Hindi ko kilala yung kambal mo. Lumalaban pa siya ngayon? Hindi po. Inactive siya ngayon. 2 taon na may hindi nakalaro. Okay. Pwede kong tanongin, anong pangalan ng kambal mo?
Jake Sebornea. Siya yung nauna mag-pro. Hindi ko siya na masyado na ano yan eh. Tsaka pag tinatype yung Jake Bornea ngayon, yung picture mo yung lumalabas eh. Champion din, sir. Champion din yun. Medyo inactive lang ngayon. May kambal ka pala. Kala ko, ano lang, yung mama lang ang kambal sa Sandman eh. Ikaw din pala. Dalawa kami doon sa Sandman. Kambal. So ito, may balak pa ba yung utol mo na bumalik? Bata pa naman tong utol mo eh. Sa ngayon, sir, anong mag-iinsayo naman siya, babalik na. Okay, alright. Pero ito, yung pagpo-promo, saan ka nagsimula mag-pro? Sa Sandman ka na ba noon? Anong una, sir, mga 4 na beses po ako pumunta sa Sandman. May manager ako na una, yung pinsan ko sa Japan, si Kuya Alex Amoy. Doon ako, una siyang nag-manage sa akin. Tapos, nung nag-usap sila ni Boss GC Manangkil, naging korpo na sila ngayon. Sila lang yung korpo ngayon sa amin, ng kambal ko. Okay. So, yung ano mo, yung simula ng 2014, kailan ka officially na nakuha ng Sandman? O kailan si officially? 2017 ata siya. 2017. Yeah. 2017? Opo. Okay. So, ibig sabihin, ngayon, ang full manager mo na is Sandman, at saka promotion mo is Sandman promotion na? Opo, sir. Okay. Ano lang, kumbaga, inabsorb ka lang, kinuha ka lang. Hindi ka na kailangan mag-try out or magpakita muna, hindi na. Oh, kasi hindi pa ako Sandman noon, doon na kami lagi nag-training din Sandman. Pag sparring, doon kami pumupunta. Ganun pala yun. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.